So kahapon nga, nakita natin na itong si Blake Griffin na mag-sign dito sa team ng Brooklyn Nets. So grabe na nga ang kanilang super team. Hindi pa nga nakontento ang Brooklyn Nets na may Kyrie Irving, Harden at Kevin Durant na, kinuha pa nila itong si Blake Griffin. At ngayon, mas lalong tumaas ang tsansa na sila nga ay manalo ng NBA Championship. Pero ang Los Angeles Lakers nga ay hindi nagpapahuli dahil siyempre gusto rin nilang mag-improve at makipagtapatan nga dito sa super duper team ng Brooklyn Nets. So kung nakakapanood kayo at nakakasilip nga kayo sa mga Lakers game, makikita nyo na ang problema nga na itong Los Angeles Lakers ay ang kanilang depensa nga sa paint at ang kanilang rebounding dahil ang kanilang bagong center na si Mark Gasol ay hindi nga ganun ang laruan. Siya nga ay playmaker at shooter nga, pang spacing nga siya. Kung si Dwight Howard, si JaVale McGee ay nandiyan pa rin, ay walang problema yun sa Los Angeles Lakers dahil ganun nga ang trabaho ng dalawang player na yun. Kaso nga, wala na nga sila dito ngayon sa Los Angeles Lakers. Wala nang magdidepensa sa paint nila. Last year, sila ang top defensive team pagdating sa pagdidepensa sa paint at sa block shots. At hindi nga nila weakness yung pagbabantay nga sa pagdadrive ng mga kalaban nila. Pero ngayong season nga, nag-improve nga sila sa ibang aspects ng kanilang game. Pero nag-downgrade naman sila sa ibang mga aspeto nga nila. Isa lang nga dyan ang kanilang pagdidepensa sa paint. So ito nga si Rob Pelinka, ang GM ng Los Angeles Lakers, ay hindi nga gusto ang problema na yun. Kaya nga itong Los Angeles Lakers ay naru-rumor nga na magsisign ng mga big men sa buyout market. Ang unang-una nilang naintresahan ay itong si Hassan Whiteside na perfect player para sa Los Angeles Lakers sa kanilang problema, ang kanilang pagdidepensa sa paint at ang kanila ding rebounding. Lumabas nga yung rumor na yan noong mga nakaraang weeks at hanggang ngayon ay wala pang usad, talagang rumor nga lang. Pero eto ngayon, bago nga ang rumor na lumabas na itong si Andre Drummond ay maaari daw mag-sign dito sa Los Angeles Lakers once na ma-buyout nga siya mula sa Cavaliers. So ayon nga sa report na ito ni Mark Stein, ang sabi niya, "There is optimism within the Lakers that Andre Drummond will strongly consider signing with LA if he's bought out." Sabi niya yan sa kanyang report. Pero wala pa rin naman kasing kasiguruduhan na itong si Andre Drummond ay mabobot out mula sa Cavaliers. Na ilang plano nga na itong Cleveland Cavaliers sa kanya ay i-trade niya siya at ang kanyang 28 million contract. Pero mukhang malabo nga mangyari yon dahil ngayon, alam nyo ba, hindi nila pinapalaro itong si Andre Drummond para nga ma-retain ang kanyang trade value at hindi siya ma-injury. Diba? Grabe naman yan sa side ng Cleveland Cavaliers. At isa pa nga, itong kontrata kasi ni Andre Drummond ay 1 year na lang, tas 28 million. Tapos hindi pa sigurado kung saan siya mapuntang trade na team kung mag-i-stay nga siya doon. Paano? Kunwari, nag-trade ang Oklahoma City Thunder para kay Andre Drummond, umalis din siya doon after ma-expire ng kontrata niya ngayon taon. So sayang lang din yung pag-trade ng Oklahoma City Thunder at ng kanilang asset, di ba? Kaya nga medyo malabo na itong si Andre Drummond ay matrade. So mukhang mas malinaw na siya ay mabobot out kagaya nung nangyari kay Blake Griffin. So ang Los Angeles Lakers ay nag-express nga ng interest dito kay Andre Drummond at hindi lang sa kanya, sa isa pang big man na si Hassan Whiteside. So siguro bubuin na ng Los Angeles Lakers ang kanilang final team para sa kanilang championship run, o mas tamang sabihin na sa pagdepensa nga nila sa kanilang championship. So sa tingin nyo guys, maganda bang signing itong si Andre Drummond para sa Los Angeles Lakers? O may naiisip pa kayong ibang player para sa Lakers? Comment down below kung ano bang opinion nyo dito. So yun lamang, if you guys like the video, make sure to like the video, and if you not subscribe, syempre mag-subscribe pa na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!